Yo, yo, what's up mga boss? Welcome back po muli sa ating channel. Muli, this is Julay X. Nagbabalik na naman po para naman po sa isa po nating tutorial. So, pero bago po muna tayo mag-umpisa, special shoutout po muna kay Nurse Balay TV. So yan, subscribe rin siya mga boss. Meron din po siya ng iba't ibang tutorial dyan. At marami din po tayong matututunan sa kanya. At syempre, shoutout po sa lahat po ng nanonood. At syempre, maraming salamat po sa sumusuport na po sa aking channel. So, mabuhay po kayong lahat. So yun mga boss, bali sa video po natin na to, may nag-comment po sa atin na maggawa po tayo ng tutorial sa overhead plastering. So ito po yung nakikita nyo po sa likod ko, yan. So yan po yung overhead. So dito sa video po natin na to mga boss, tatalakayin po natin, o i-share po sa inyo, ituturo ko po sa inyo yung mga dapat po natin gawin kapag po tayo ay nag-finish o nagpa-plastering ng overhead. So ituturo po natin sa inyo yung tamang pagpalto, pagpapadikit ng halo, yung mga layout niya, at yung mga dapat na gawin. So ito mga boss, umpisahan na po natin to. So yan mga boss, bago po natin umpisahan yung video natin, pakita po natin yung ating ipi-finish. So yan po yung overhead. So mapapansin nyo po, meron po siyang tanse at meron pong plywood sa kabila. So bali dalawa po yung layout niyan, magkaiba. Para mamaya explain ko po sa inyo yung advantage at disadvantage po ng bawat isa sa kanila. So bali bago po tayo mag-umpisa mga boss, syempre saan po ba tayo dapat mag-umpisa bago po tayo mag-finish ng overhead? Syempre kailangan po natin ng elevation. So saan po nang gagaling ang elevation ng ating po mga overhead? So yung mga overhead po natin, yan, kagaya po niyan, yung nakikita niyo po sa mga bintana, ang elevation po niya ay nanggagaling po mga boss sa ating pong hamba. So kailangan po muna nating ikabit po yung ating mga hamba bago po tayo mag-finish ng mga overhead. So bali dyan po tayo kukuha ng reference po natin. So bali mapipinish po natin sila mga boss is 210 cm galing po sa finish floor tiles. So ito wala pa pong tiles yan. So doon po manggagaling sa tiles yung pong 210 cm. Yan po yung standard na height ng atin pong overhead. So ngayon mga boss, so pag nakakuha na po tayo ng elevation, yan level po tayo. Dalhin po natin yung level galing po dito sa kanyang ibabaw po nung kanyang hamba, nung lapres. Lumbasyada, dalin po natin dito. And then dito po sa side na to, pakuan po natin, guhitan, dalin po natin yung level sa kabila. So yan. So pag levelado na po sila, lagyan po natin ng pako ng tanse. Ngayon, doon naman po sa kabila, mga boss, ito, pwede po kayong gumamit na lang po ng iskwala. Iskwalahan nyo na lang po siya. Gaya po nito, pakita po natin. So meron po tayong iskwala dito. So yan. Tapat nyo lang po doon sa tanse. So yan, makikita nyo po, iskwalado po yan mga boss. So kahit di na po kayo mag-level doon sa kabila, ganun din po yung ating gagawin. So yan mga boss, bago po tayo mag-umpisa, paliwanag po muna natin yung pong pinagkaiba ng tanse at nun pong ating plywood. So ipapaliwanag po natin yung advantages ng tanse. So unang-una mga boss, yung advantage ng tanse, pag po nagpipinish po tayo, so napapaltukan po natin ng maganda yung pong ating header. Nawawala po siyang mga ampaw. Hindi po katulad ng plywood. So kung makikita nyo po mga boss, di ba, may mga malalalim po na gano'n, no? So ang tendency po niya, minsan pagpaltok po natin ng overhead, hindi po napapasok ng halo yun. So yun po ang disadvantage naman po ng ating plywood. Pero ang disadvantage naman po nung ating tanse mga boss, so yung papaltok mo ng halo sa kanya is kontrolado. So hindi katulad nung kung may plywood na tayo, palto ka lang ng paltok mga boss, pag puno na, kayod na. So hindi, sa tanse naman po mga boss, iba. So kontrolado. So ngayon naman, ang isa pang disadvantage nung tanse mga boss, kapag pumalto ka ng halo, pipitik po yung halo dyan sa tanse eh. So ito, nararanasan po ng lahat ng mason po yan mga boss. So pagpitik po nung ating halo o pagpaltok nyo, yung minsan yung halo natalsik po sa ating mata, minsan napupuwing po tayo o kaya napunta po sa ating katawan. So ang gagawin naman po natin para maiwasan po yun, yung tamang posisyon mga boss. Dapat gawin po natin yung tamang posisyon para hindi po tayo matalsikan ng halo.
So yun mga boss, yun, nasabi na po natin yung advantages nila. Ito naman pong plywood mga boss, ang maganda po sa plywood, mabilis po yung pag-finish. Kapag po plywood yung nakalagay dyan magkabila, kasi paltok lang po kayo ng paltok eh. Ngayon, pagkakita nyo, pagpaltok nyo, hagod. Diba, pumapantay agad siya. So mabilis siya. Ang problema nga lang mga boss, syempre hindi po natin may iwasan yung mga ampaw, yung mga kapak. Anong gagawin naman natin? Pagtanggal po ng plywood, huwag nyo po muna siyang tatanggalin kagad-agad mga boss. Dapat medyo patigasin nyo po. So dapat pag nag-overhead kayo, nagamit nyo po yung plywood, hindi lang po isa yung pinipinish. Dapat marami para tumitigas po siya. Sa pagtanggal nyo po ng ating plywood, hindi po malalaglag yung halo. Hindi po sasama. Yun po kasi minsan sumasama yung halo sa plywood. So yun mga boss. Pero sa akin minsan talaga, pag madami mga boss, plywood po ang ginagamit ko. So yun mga boss, next naman, paano po ba ang tamang posisyon ng ating pagpapaltok ng halo? So pakikita po natin. So yun naman mga boss, para naman po sa tamang posisyon o tugtungan. So pag nga nag-overhead po tayo mga boss, nung ganyan, mga 210 cm yung height, kailangan po natin ng at least 50 cm po na tugtungan. So galing po sa flooring, 50 cm, yun po yung pinaka-comfortabling posisyon para po sa pag-overhead. So para pag paltok nyo mga boss, pagpahin nyo, kita nyo, maganda yung posisyon, kita nyo pati yung pinapaltadahan nyo mga boss. So yan, parang ganito, pag umakay tayo. So bali yung ating overhead mga boss, mapapansin nyo, halos pantay lang sa ulo natin. So pag pumaltok tayo, medyo maganda yung ating position, comfortable tayo, hindi tayo hirap. Mahirap mga boss pag nag-overhead tayo, yung nakayuko ka, at isa pa yung sobrang taas. So hindi kayo makakapagtrabaho ng maganda. At so yun, ito mga boss, pupunta na tayo sa pagpapadikit o pagpapaltok po natin ng halo dun po sa ating overhead. So bali yung mixing ratio po ng ating halo mga boss ay tatlong buhangin at isa pong simento. So dapat medyo matapang po yung ating mga overhead. O kahit po yung mga sa poste, sa mga bintana, basta mga kantuhan po, dapat medyo matapang po. Hindi po katulad nung sa walling po natin. Sa walling po natin, pwede po tayong mag-apat. So, depende rin po sa klase ng buhangin. Kasi pag pino, medyo kailangan po matapang. Dahil pino po siya. Hindi po katulad nung magagaspag na buhangin. At ang halo po natin, mga boss, ay hindi naman po siya malambot na malambot. Hindi rin po siya pwedeng matigas. So, tama lang po siya. Para maganda po yung paghahagis po natin ng halo. Kasi pag po naman na malambot, ang tendency po niyan mga boss, kakalat siya. Pag naman po matigas, buo-buo, pag tagal po, malalaglag po mga boss yun. Hindi po yung kakapit ng maganda. At bago po tayo mag-overhead mga boss, make sure na lagi po tayong may rebukada. So kahit hindi po sa overhead, so sa lahat po ng mga poste, biga, kumari nga lang po yung hollow blocks, dapat may rebukada pa rin po yan. So, para po maganda po kasi yung kapit ng ating halo. So, ito, ituturo po muna natin yung ating buong unang stroke. So, bali, gagamit po tayo ng, siyempre, kailangan po natin ng rodela at saka ng kutsara. So, malaki din po yung ginagamit ko kutsara mga boss yan. At, isang tip mga boss, dapat yung ating pong handle, hindi po siya masyado nakataas. So, dapat, mas maganda nga po, mga boss, dapat pantay lang eh. Maganda pong gamitin yon. Maganda po siyang ihagis. So, ito. Unang stroke po natin, yung pong inside stroke. Ito po yung ating common na diskarte. Ito po yung common na pagpapaltok ng overhead. Yung po ay nakaganito. So, yung halo po natin, nandun po sa ibabaw. So yan, testingin po natin yung pong stroke na ito. So, itong ganitong mga tanse mga boss, ang ginagawa ko dyan minsan, yung kanto ang una kong pinupuno. So yung position ko naman mga boss is ganito. Yan. So dito yung pwesto ko. Doon mga boss yung papaltukan natin. Malayo sa atin mga boss. Para hindi tayo tamaan ng halo. Hindi bumalik sa atin. So yan. Pero, gamitin muna natin yung ating ahay. Sinabi kanina yung inside stroke. So ganito mga boss. Ganyan.
Yan ako. Ayun din natin yung mga excess na halo. So yan. Mapapansin nyo mga boss, pag ginamit natin yung inside stroke, maraming tumatalsik na halo. So gagamitin naman po natin yung outside stroke. Ito po yung palagi kong ginagamit. Paborito ko po siyang gamitin mga boss pag nasa overhead. So pakita naman po natin yung ating outside stroke. Importante po lagi sa atin mga boss yung pong ating position. Pwesto po natin, yan ay pinakamahalaga po. So yan, halo. So yung outside po natin galing po sa labas. So ganyan. Unahin po lagi natin yung kanto. So yun. Mapapansin nyo mga boss, dun po sa ating outside stroke, hindi po kumakalat yung halo. Wala pong masyadong tumatalsik. So, yun po ang kagandahan ng outside stroke po natin. So, pero syempre, bilang mason, kung ano yung nakagawian mong pagpalto, so siguro, yun na yun. Diba? Hanapin mo rin kung saan tayo komportable. Yung aking mga tinuturo naman, depende na sa inyo mga boss, kung susundin po ninyo. So, and then yun naman, dun man tayo papaltok mga boss. Gagamitin naman uli natin yung ating inside stroke o ito po yung lumang style ng ating pong pagpapadikit ng halo. Ayan. Position. Dapat medyo malayo po mga boss, mga 60 cm po ang ating distansya. So, ayan. Gamitin po natin yung ating old style. So yun mga boss, ang ating old style ng stroke ng ating pagpapadikit ng halo. So, bali sa overhead mga boss, pag nakita nyo makapal, huwag nyo siyang kukursahin. Kaya nga sa Maris, nasabi ko, dapat marami po tayong ginagawang overhead para hindi po siya napukursa. Kasi kalimitan po, ang overhead po talaga, mabilis po siyang bumagsak, lalo po pag pinupursa po natin siya. So basta yun mga boss, ang tip ko lang sa inyo, pag mag-overhead, unahin nyo yung mga kanto, tsaka yung medyo malalim na part. Lalo yung pag gumagamit kayo ng plywood mga boss, unahin yung paltukan, yung sulok niya. Yung sinabi ko kanina na hindi napapasukan basta-basta ng halo para hindi siya malaglang. Doon naman sa isang stroke natin mga boss, yung sinasabi ko na sa labas naman ng palto. Ang gagawa, ang ginagawa ko mga boss, hindi na ako gumagamit ng pupuan. Halimbawa, napuno ko na yung mga corner niya, yung kanto niya mga boss, okay na no. So kung yung sa ilalim na, ang ating papaltukan, ang pwesto natin mga boss, doon lang mismo sa flooring. So bali yung ganito yung pagpaltok natin. Yan, lapit natin yung ating camera. So yan. So dito lang ako sa baba. Ganito. So yan, halo. Ganito lang mga boss, ang pwesto. So yun, medyo maalwan boss yung para sa akin yung ganyang stroke dahil nasanay ako sa ganung pagpaltok mga boss. So yun mga boss, wala na ba tayong nakalimutang sabihin, so pipinish na muna natin itong ating overhead.
So yan mga boss, puno na siya. Yan, napuno na natin yung ating header. So ang gagawin na lang natin, hintayin na lang natin siyang matuyo. And then akong kinakailangan paltukan siya, natin siya ng hilaw na semento para mas madaling matuyo, mas maganda. So pero kung hindi naman tayo nagmamadali, o kaya naman na hindi naman ganun kakapal yung ating pinipinish, so pwede namang hindi na. At kung halimbawa sobrang kapal naman ng ating header mga boss, mas maganda gumamit tayo ng spike o mga concrete nail. Depende sa gagamitin natin pa ako kung gaano kakapal yung ating lalagyan ng halo. So mas maganda may pako tapos may alambre para mas matibay kasi prone yan sa pagbagsak kapag sobrang kapal ng ating header. So yun mga boss, isa pang sikreto na i-share ko sa inyo about sa pagpapaltok ng header para hindi makalat o sumasabog yung ating halo is nasa kutsara. So bali yung kutsara natin mga boss dapat malinis at walang mga stuck na halo. Yung hindi siya natigasan ng halo. Dahil kapag makinis boss yung ating kutsara at pinaltok natin siya, yung halo natin isang direction lang yun mga boss. Pero kung yan ay may mga tira-tirang halo, so sabihin natin halimbawa ginamit natin ngayon yung kutsara, pinabayaan natin, marami siyang mga tira-tirang halo. So pag ginamit natin yan sa header, ang tendency niya yung kung halo pag tinaltok natin, sabog, kumakalat kung saan-saan siya pumupunta dahil yung mga halo ay nakadikit dun sa iba't ibang parte ng ating kutsara. So yun, mga boss, next step naman na gagawin natin, pag okay na siya, puno na siya, tatanggalin natin yung mga excess na halo, yung mga sobra. So gamit yung ating para. So ito mga boss, yan. So meron tayo ditong aluminum na 1x2 na tubular. So ito po yung ginagamit natin pambara. Kaya pagbara po natin mga boss, dapat ang hagod po natin ay pataas. Huwag po tayo magbabara ng pababa dahil may tendensing matuklap o maglaglagan po yung ating mga halo kapag po tayo ay pababa po yung ating pagbara. So dapat lagi po pataas. Pwedeng sideways mga boss, sideways. Ang ganyan, pataas. And then, pag natapos na po natin barahin siya mga boss, next step naman po na gagawin natin is tatapalan naman po natin yung mga parte na lubog. Yung hindi po naabot ng bara, yung namumuti, ibig sabihin po, kulang pa sila sa halo. So pag natapalan na po natin sila, gagawin naman po natin is bubulihin na natin o pipinish na po natin siya mga boss. Okay na siya, nabuli na natin siya mga boss. Next step naman natin, gamit ulit yung ating bara, ilalagay po natin siya doon sa tanse. Susundin lang po natin yung tanse natin kung nasaan. Tatapat po natin yung ilalim dito ng tanse, and then tatabasin po natin yung ating mga excess na halo. Tapos na po natin yung ating excess na halo. Ang susunod naman po, mga boss, yung ilalim niya, meron pa rin po yung sobra. So, bali na yung guide na po tayo. And then, may plywood naman po dun sa kabila. So, patamahin lang po natin yung ating bara. Pwede po tayong gumamit ng kahit anong bara, mga boss. Sa tuwid, maliit lang. Para po paghagod natin sa ilalim. Dito po natin siya papalahin, mga boss. Hagodin po natin, tatanggalin po natin yung mga sobrang halo.
tanggalin yung sobrang halo po doon sa ilalim ng ating pong header. Ang gagawin naman po natin ay bubulihin po natin siya ulit. So ginagawa ko po mga boss, itong rodela, sinasaw-saw ko lang sa balde. So nagpupuno po ng isang tubig na balde. So yung pagbubuli po natin sa isang straight line. Yan, at sa bante. At pwede na naman po boss, paikutin nyo ng konti. Ganyan. Yun, kung may makita po kayo mga boss na medyo lubog, kulang sa halo, nakala lang po natin ulit, and then bubulin po natin hanggang makuha po natin yung maayos na buli. So kapag ginagawa ko mga boss, kapag ganito, skim coat finish po siya mga boss, pero binubulik po siya ng dalawang beses, lalo na po yung mga dugsungan. So dapat mga boss, yung dugsungan is hindi dapat siya visible o hindi dapat nakikita o walang bukol. Kasi makaka-fix po sa atin yung kapag nag-finish po tayo ng skin coat. So yun mga boss. So natapos tayo yung harapan. Next step naman natin na gagawin po ay tatanggalin po natin yung ating pong nilagay na plywood dito sa likod. So pagtanggal po natin sa kanya mga boss, dapat dahan-dahan lang po natin siya. Basta bibiglayin ang tanggalin. At so yan, tanggal na po mga boss yung ating plywood dito sa likod. So ipapakita ko po yung isang disadvantage ng plywood. So ipakikita ko po ito mga boss. So kung mapapansin po natin, 'di ba, meron pong mga ampaw. So ito po mga boss, yung sinasabi ko po kanina, na kapag plywood po yung gamit natin is marami pong ampaw na ganyan. So ngayon mga boss, ano po bang dapat gawin natin para mawala po itong mga ampaw na 'yan kahit gumamit po tayo ng plywood? Ang gagawin po natin mga boss, kapag nag-finish po tayo ng wall, ito pong wall natin, na alam po natin na ipipinish po yan. Ang gagawin po natin mga boss ay palitadahan po natin ng maayos yun pong malapit sa kanto. So yan, para pag pininish po natin sila mga boss, hindi po ganyan. Kapag naglagay po tayo ng plywood, wala pong mangyayaring ganyan dahil maganda po yung pagkakapinish ng ating wall. So ang plywood po mga boss, maganda po siya gamitin sa pakyawan, mabilis po. Pero syempre, gaya po ng sabi ko, dapat yung po mga wall po natin na ganyan is maayos. So yan lang po yung isang disadvantages nung atin pong plywood. So ito naman mga boss, yung pag-header po natin, nakadepende naman po sa inyo kung saan po kayo komportable, kung sa tingin nyo po ay saan po kayo mas mabibilis ang gawa o aalwan. So bali, yan, ipinakita ko po sa inyo yung dalawang proseso po ng pag-header. So gamit po ang plywood at gamit po ang tanse. So sa tanse po natin mga boss, makikita nyo, na-finish po natin siya ng maayos. So yan, wala po tayong mga ampaw. Ang isang problema nga lang po niya mga boss, yung sinasabi ko sa inyo ay limitado po yung ating galaw. So hindi nyo po siya pwedeng puwersahin. At isa pa, syempre yung talsik po ng halo sa ating mata, katawan, dahil tumatama po yung halo sa tanse. So ganun pa man mga boss. So yan, sana may natutunan po tayo sa ating video na ginawa. Muli, shoutout po kay Nurse Balay. At syempre, shoutout nga po pala kay Tolits from Pampanga. Nakikita ko yung mga gawa mo, magaganda. So saludo din sa'yo. Mabuhay tayong mga construction worker mga boss.